Magandang araw po sa ating mga viewers. Pasensya na po, medyo natagalan po tayo sa ating mga bagong upload. Medyo busy-busy po tayo masyado ngayon. Papakita ko po sa inyo ngayon kung paano ang paggawa ng isang Spanish windows na sliding. Bali, ito po yung mga parts natin at ito na rin yung nabuo. Na sliding window na Spanish type. Bali, ito na po siya at nakakabit na siya sa isang treehouse dito sa Kalumbuyan, Balawan, La Union na pag-aari ng Galacio Farm. At bago po tayo dumako sa ating tutorial, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag po nating kalimutan ang mag-subscribe. Pindutin ang notification bell at i-like na rin para updated po kayo sa ating video. Dumako na po tayo sa mortising para sa joint ng ating frame. Bali, dito po pala natin ikakabit ang ating false tenon para sa joint ng ating window frame. Ngayon naman guys, kailangan nating markahan ang dulo at dulo ng butas ng ating frame o butas ng yung mortise para alam natin sa susunod nating gagawin kung saan tayo hihinto. At nang sa ganun ay pare-pareho ang ating bunga butas. Ito na po yung sample ng ating butas. Ngayon naman guys, ito yung sample ng ating false tenon na ipapasok natin o ipapasok natin sa butas ng mortise. So bago natin ilagay yung false tenon guys, siguraduhin natin nalagyan na natin ng wood glue ang ating mortise para kapit yung tenon natin at hindi siya mahuhugot o mabubunot. So tapos na tayo guys sa paglalagay ng mga false tenon at eto na yung sample ng ating finished frame. So ngayon naman ang bawat window natin ay i-divide natin into 6 glass. Bali, 6 na kwarto ang bawat window parts natin. Abali, may technique pala guys kung paano natin mapapadali ang paglalagay ng divider sa gitna. Panoorin nyo na lang kung paano. Kasi may secondary frame tayo sa loob. So ngayon naman guys, dadako tayo sa pagbabawas ng bawat sentro ng ating divider
para sa joint ng bawat isa. At para nga pala sa mga kapatid natin na nagsasabi na hindi pwede at delikadong gamitin ang cut-off saw sa pagpuputol ng kahoy, mali po yun. Pwedeng-pwede po natin gamitin yan. Palitan lang po natin ang talim o blade na pangkahoy. Ngunit, may ngunit po yan. Huwag po nating sasalpakan o lalagyan ng mas malaking blade o yung mga nasa 14 inches, huwag po natin ilalagay yun kasi sasayad sa ilalim yun. Gamitan lang po natin siya ng 9 inches, 10 inches, mga ganong blade lang po para mas magaan niyang paikutin. Kita niyo po kung gaano kabilis. At napakasimpleng gamitin ang cut-off saw na gamit para sa bakal. Ngayon naman ay pinalitan natin ng blade at gagamitin natin sa kahoy. Ngayon naman ay pagdudugtong-dugtungin natin ang divider o bawat divider ng ating windows. Ayan na guys, tapos na ating mapagdugtong-dugtong ang ating mga divider. At ngayon naman ay ilalagay na natin ang tinatawag kong secondary frame kung saan natin ipapako ang bawat divider ng ating bintana o window. Mas mabilis na technique to guys kaysa dun sa idedirekta mo dun sa malaking frame natin o dun sa mas malapad na frame. Mas mabilis na technique to para sa mga hindi pa gumagawa o nagbabalak gumawa. Ito po ang gayahin ninyo. So ayan guys, kita nyo naman kung paano ko binuo. Ayun, isasalpak na lang siya sa mas malapad nating frame. Sasalpak na lang sa loob. Ang pinakamadaling technique guys para sa mga gustong gumawa ng sarili na lang window o Spanish window. Siya nga pala guys, sa mga gustong makapanood kung paano gumawa ng kulong-kulong o kurong-kurong o yung top-down na tricycle, may isisingit po tayo na video, i-upload na video sa susunod. Bali para lang naman po ito sa mga gustong makapanood o magkaroon ng idea kung paano gumawa ng kurong-kurong. Bali, papakita ko po sa susunod kong video kung paano ko ginawa ang kurong-kurong na order sa akin. Bali, ganito po kasi tayo guys eh. Marami tayong ginagawa kung ano-ano. So, ayan na guys. Napuno natin yung mga frame natin.
Bawat piyesa ng ating mga windows, Spanish windows. So ngayon naman ang ginagawa nila guys ay ang pagmamasilya ng mga joints natin at sundering na rin para makinis siya at hindi lumabas o hindi kita yung mga joints. So ngayon naman guys, natako tayo sa pagro-rotor o paglalagay ng design ng harap ng window frames natin. Gagamitan natin siya ng rotor bit na half moon. So after that, katapos nung sa harap, natako naman tayo sa likurang bahagi ng windows o bintana natin at lalagyan naman natin siya ngayon o lalagyan ng rivet o kung saan ilulubog natin yung mga salamin. So ayun na guys, natapos na natin. Ang susunod na gagawin natin ay papatayin natin yung mga kanto dahil bilog po yung kanto at naka 90 degrees naman yung mga salamin, kailangan natin patayin yung bilog na kanto at ina 90 degrees natin po yan. So ayan po guys, pagkatapos po natin sa ating mga panganganto, mga kanto boys, dadako na tayo sa painting, pababarnish. Bali na wood stain na po yan, mayroon pang kanal. At na-applyan na rin natin ng sanding sealer. Ito na yung finish niya, top coat, clear, gloss varnish po. At sa mga nagsasabi po nga pala na ang silicone glass sealant ay hindi kakapit sa kahoy, tama po yun. Hindi po talaga kakapit ang silicone sa kahoy. Pero ang technique, i-varnish muna yung kahoy para sa ganun ay may kakapitan yung silicone glass sealant. Alala nga pala sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa YouTube channel po natin, huwag po kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at i-like. At sa mga gusto mag-comment, open po ang comment section po natin. Maraming maraming salamat po. Oo nga pala sa mga nakamiss na ilang bahagi ng video natin, ang treehouse po na yan ay matatagpuan po sa Kalumbuyan, Balawan, La Union sa Galacios Farm po.